Thy shoes shall be iron and brass, and as thy days, so shall thy strength be. There is none like unto the God of Jeshurun, who rideth upon the heaven in thy help, and in his excellency on the sky. Eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms. And he shall thrust out the enemy from before thee, and shall say, Destroy them. Israel shall dwell in safety alone. The fountain of Jacob shall be upon a land of corn and money. Also his heaven shall drop down dew. Baisabay. Happy art thou, O Israel, who is like unto thee. O Jacob, saved by the Lord, the shield of thy help. And who is the sword of thy excellency? And thine enemies shall be found liars unto thee, and thou shalt tread upon their high places. Let's pray, Lord. Salamat po, Lord, sa inyong mga salita. Gaalala namin. Ang series na ito, Lord, I pray, baka naman matutunan namin kung paano kayo naman ay handang tumulong, but ang pagtulong po ay according din, Panginoon, sa aming pagsunod sa inyo, Panginoon, at para ng palataya. Ay paitulungan niyo po kami, katulad ngayon, Panginoon, ay naitindihan namin na kami po ay tuturuan niyo kung kami buong puso na makikinig at willing makinig, Panginoon, mag-receive na instruction. So kayo po ang mauna. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapunan po lahat. Again, magandang hapon po. The afternoon. Title po nito again is, part 2 na po na tayo. Title po nito is, The Shield of Thy Help. The Shield of Thy Help sa Tagalog ay ang kalasag ng iyong pagtulong. And ang subtitle natin is, medyo ito yung nag-capture ng ating tema, no? So, helping and getting help. Sa Tagalog, paano tumulong, okay? Pagtulong at pagkuha ng tulong. So, tinanong kanina, sino ang kailangan ng tulong dito? Wala pa rin. Salamat naman. Hindi. Sinong kailangan ng tulong? Open, kailangan ng tulong? Rosan, kailangan ng tulong? Hindi, kita mo na yan. Pero, naintindihan ko yan. Ibig sabihin, sa ngayon, wala ka naisip, di ba? Pero actually, lahat tayo kailangan natin tulong. Amen? Ako nga, kailangan ko ng tulong ngayon. Kaya sabi ko sa inyo, okay naman kayo, no? O ito, magkatabi pa rin yung, ano, tulungan nyo ako kasi, napansin nyo naman pag ako ay nabibreak yung ano, di ba? So, ano mangyayari? Ang hirap mag-preach ng ano, tapos nag-asaway ka dito. So, pakitulungan po ako. Ayan, salamat, Ate Yesha. Ayan. Okay. So, define, hindi pa natin masyadong define. Pag sinaming help po is tulong nga. No? Hindi ibig sabihin ikaw gagawa lahat. Ibig sabihin, tinutulungan mo lang. For example, sa assignment, sino may assignment dito? Sinong wala? Pero minsan meron. O laging wala. Nag-aaral ka pa ba? Hindi na? Ikaw? So may assignment ba kayo? Hindi. Pero minsan meron. Kasi bakasyon nyo, di ba? Pero dapat nga may assignment eh. Anyway, kailangan nyo gawin nga, may mga kailangan tayong gawin. Actually, ang mga bata kasi alam assignment sa school lang. Pero actually, pag sila yung assignment nga, ano yan, kahit saan yan, di ba? So, dito, ang assign dito sa mga anak nila, syempre, magulang. Okay? Magulo yung anak nyo, kayo na, ano. Ngayon, iba, mga ate kuya, pakitulungan minsan. Okay? Ang naka-assign ngayon, si DM, di ba? Kaya DM, kilala nyo sa pagpapakanta. Christian, mag-afternoon, ano, Bible reading, si Brother James, maraming bagay. Daddy, marami din. Siya ang ating caretaker doon. And then, ano pa? So, lahat tayo may assignment. Dapat mong gawin. Ngayon, pag di mo kaya, hingi ka ng tulong. Very good. No? So, ganun po tayo sa buhay. Marami tayong pangailangan. Yung iba kaya naman natin, iba, Rosan, pero yung iba, hindi. So, ngayon, lalo ngayon, anong tulong kailangan nyo, mga bata? Mbem, tulungan kayo ng Diyos na mag-focus muna. Kasi pag di ka nag-focus, sabi nga doon sa aming school, hindi ka matuturuan. Ayan ang unang, ano, turuan muna yung sarili mo, umupo at makinig. Okay, at marami pang iba, binigyan natin niya kaninang umaga. And then, pero kaninang umaga rin,
dito tayo tumagal. Yung mga passages about helping and getting help nga, kung paano tayo dapat tumulong, bakit, sino yung pinaka-ultimate source ng help, nabanggit natin ang Diyos. Okay, binanggit natin kanina, the Lord is my strength, my shield, sabi rin doon kanina, thou art my help and my deliverer, tagapagtanggol, tagapagligtas ang Panginoon. And then, huwag kang matakot, so sino yung matatakotin dito? Okay, mga bata, minsan, di ba? Pero pag matapang kayo, alam nyo yung ginagawa nyo, alam nyo, depensa yung sarili nyo, matapang ka. Lalo na pag alam mo, ang Panginoon ay nasa likod mo, okay, or pati nasa harap. Siya magtatanggol sa atin, siya ang ating lakas. Diyan sabi siya, Isaiah 41:10, He will uphold us with His right hand and my righteousness. And then, masaya natin iba dito sa Isaiah 50 naman, no? 59. Sabi po dyan, Behold, the Lord God will help me. Who is He that shall condemn me? Lo, they all shall wax old as a garment, the moth shall eat them up. So may kalaban si Isaiah, or actually, ang ano dito, yung Israel, no? So, pero pag Panginoon ang tagapagtanggol mo, baliwala yung mga kalaban. Amen? Amen. And then, yung Hebrews 13:6. Ano yan? That we may boldly say, And I will not fear what man shall do to me. So, yun nga eh. Matapang ka. Eh, basta bata pa ako. Kaya nga, aralin mo paano ka magiging matapang at masisecure mo yung buhay mo. Ngayon, mga babae, of course, lagi sinasabi, huwag kayo makipagpagalingan sa lalaki. Pag-pray nyo na, pwede pa may, maliit to eh. Diba? Kaya si, yan, kayo. So, tagapagtanggol yung mga bata, sino? Sino ang tagapagtanggol? Kunwari, si Maymay, kinutusan nung may tambay dyan, kinutusan. Sino ang tatanggol sa'yo? Ha? Si Jesus. Sa ibang bagay yun eh. Dito lang, physical. Sino ang tatanggol sa'yo? May susumbungan ka ba? Sino? So, kuya. May kuya ka ba? Ayan. Lalo na tatay, di ba? So, ganun. Madalas, tatanggol sa'yo kung sino yung ano nyo, tatay especially. Amen? Kung matapang yung tatay nyo, kung hindi, matay kayo. So, kaya, sabi ko lagi, mga lalaki dapat matapang, malakas. Okay. So, ngayon, illustration natin kanina, pwede kayo pumunta dito, Julia. Tsaka si ano? Julia, dito, di ba? Okay ka. Tayo ka ba? Dito si Julia. Ako natin si Ezzy. Okay ka. Kayang-kaya mo ba si Julia? Ako natin, oh. Julia, matakot ka ba, Ezzy? Mike, kaputosan ka. Ha? Opo daw. Go talaga. Eh, tinawag niya yung kuya niya. Ba, dito ka. Bilis. Ayan. Expose kayo. Oh, pogi-pogi yan. Oh. Dito ka daw. Abad, kaya mong kutasan siya, no? Ayan. So, yun. Okay lang. Okay na. Ha? Salamat. Ayan. Ganyan tayo minsan, ha? Tinatawag kayo dito. Okay, may hiya. Hira kayo. So, ganyan po yan. Ang Diyos ay nakahandang ipagtanggol tayo. Amen? Amen. Ito, lilit ito. Si Ryzen. Sino magtatanggol kay Ryzen? Siyempre, tatay niya, di ba? Yan. So, ngayon tayo, ultimately, sabi niya, no, ang Diyos ang magtatanggol. Tama naman yun. Marami pong bagay na tayo ay ino-oppress. Lalo ng kayaman, malakas, makapangyarihan. So, pero pag ang Diyos ang tumulong sa atin, baliwala yan. Amen? Pasok ko na lang ulit, ha? Bakuna, papabakuna ba ulit kayo? Ha? Hinahanda na nila yan. So, sana maghanda rin tayo. Amen? Inform natin sarili natin tsaka yung mga kaibigan natin. So, niloloko tayo niyan. At huwag na huwag kayong papapilit. Kasi karapatan yung katawan nyo. Amen? At kung may risk na mapilay kayo dyan o mamatay, ba't naman nila kayo pipilitin? Amen?
So yan, madalas ang mga oppressed, yung mga mayaman, okay, di lagi ha, pero madalas, sabi sa Bible eh, sa James lang sinabi doon, that not rich men oppress you. So obviously, ginagawa po nila yan hanggat kaya nila kung hahayaan natin sila. So anyway, so natapos na rin kanina umaga yung mga tulong ng Panginoon. Of course, blessing yan. At ang the best na magtutulong sa atin, okay, illustration natin kanina, magaling na katulong, pero mas magaling ang Diyos. And then of course, yung mga kaibigan at pamilya natin, yan ang binigay na automatic ng Diyos sa atin. Kaya nga yung mga, sino ba doon malusog ngayon? Si Rain. Nakikita ko yung kapos ng nanay mo eh. Si Macy ba yan? Macy. Friend ko yung mama mo, kaya kamagulo. So, yan, mahal na mahal sila doon. Tatlong boys to eh. Kaya ngayon, kung di sa magulang nyo, ikaw ba, lalaki ka ba ng malusog? May nasa kanto ka lang, nasa kalsada ka lang. Baka hindi ka tumagal ng ilang araw, di ba? So, dahil ang Panginoon, mabuti siya, yung mga magulang natin, binigay niyan sa atin. Para yung mga bata na helpless, walang magagawa sa buhay, sa mga pwedeng pumatay sa kanila, magsakit, nanakit, binigay ng Diyos sa inyo yung mga magulang. So, yan ay galing sa Diyos. Ngayon naman, kaya the best na pamilya natin ang unang tutulong sa atin in times of trouble, no? So, next is, natapos din natin to, di ba, sa, yung kay, ano, sino ba to? Yung anak, mga anak ni Moses, no? Pinangalanan yung isa na Eleazar, kasi ang ibig sabihin nun, ang Diyos, ang kanyang tatay at tumutulong. So, ganun po si Moses, kung alam niyo si Moses, eh, baka pangyarihan niya si Moses eh. Tama ba yun? Dahil kasama niya ang Diyos. Ganyan po yan. Pero hindi mo kasama ang Diyos, tapos ka. Tapos natin kanina mga yan. So, next is yung sa mga magkakapatid. Okay, naalala niyo yung Gadites, Rubenites, sa half of Manasseh. So, sila yun, meron na silang parte sa inheritance, sa promised land, pero tinulungan nila yung kapatid nila. Amen? Kaya katulad ni Rain na naman, ilang kapatid mo, si Ran, tsaka si Renz ba yon? Mas maliit pa ba yung Renz? Yan. So, kunwari, Kuya Rain, nagtatrabaho ka na, gusto mag-aral ni Renz, tutulungan mo ba? Paano? Kasi di ba, pag may kanya-kanya tayong problema, yun nga topic natin ngayon eh. So pag nag-aatrabaho ka, syempre, gusto mong pakainin yung sarili mo, gusto mong mag-ipon, di ba? Pero dahil may kapatid ka na hindi na kunwari kayang pag-aralin, ikaw, makakatulong ka na, tutulungan mo ba? Matanda mo yan, ha? Run, ha? Tanda mo yan, ha? So, ganun niya. Si Cheche, ganun din. Daming kapatid nito. Nasaan pala yung mga kapatid mo? Ha? Bahay. Diba? Ilan ang kapatid mo ngayon? Lahat-lahat? Ay, lost track mo eh. Lima sila, anim kayo. Inigo, yan. So, tutulungan mo ba Inigo yung mga kapatid mo? Babae yan. Ikaw lang lalaki, tama ba? Yung isa pang maliit. Ang mga girls yung kapatid mo. Tutulungan mo ba yun? Kunwari, binabastos dyan sa iba'y saba. Makabayaan mo lang. Hindi ko kaano-ano yan. Kaya palakas ka ng mga lalaki, amen? Okay, so tulungan mo yung kapatid mo. And then, nakita natin yung example dito ni Joab, tsaka ni, sino yun? Abishai. Diba, tutulungan sila. So, ganyan po dapat. Next, tuloy lang natin to. Exodus 23. So, hindi lang kapatid mo ang tutulungan mo. Sino pa? Kapatid mo lang ba tutulungan mo? Rain? Sino pa? Like ha? Ilang kayo magkakapatid na? Lima na. Okay. Dahil kapatid nito ng baby. So, ate ka na. So nga, tinatulungan mo yung mga kapatid mo. Ang kapatid mo lang ba tutulungan mo? Kung kaya mo pa, di ba? Pinagpala ka ng Diyos, matalino ka, sabi natin may blessing ka. Ang sabi dito sa 23:5, ito po yung isa sa mga rules sa kanila. Pakibasa niyo po. Ready, go. If thou see the acts of him that created thee, lying under his burden, and wouldest forbear to help him, thou shalt surely help him.
Tulungan niyo ako dito. Nag-aaway na. Oh. Nasaan na ako? Yan. So ngayon, hindi niya kaano-ano to. Kaso nakita niya, hindi na uso ngayon yung mga as eh. So sa atin nila, sasakyan. Si Daddy, isang beses, nalaglag yung tricycle, di ba? Kaya play natin yung si ano, bait yung si Kuya Danog, kay Danny, okay? Sa lala. So, tinulungan si Daddy kasi minsan, ang hirap nun. O paano mo yung itataas ng mag-isa, eh, lalo na kung ban yan. So ako, natulungan ako ng iba dyan, kaya tayo, pag may pagkakataon, tutulong din. Amen? Yan ang sabi sa Bible. So, at ang maganda niyan, kahit di ka tulungan, at least yung spirit of helping nga. Amen? Mga Pilipino, sana nagtutulungan tayo. Yan nga. Kunwari, nagkatotoo na yan. Okay, ino-opress tayo ng mga mayaman. Alam nyo ba yun? Nasabi ko na sa inyo to kasi actually, hindi ko makakalimutan, bata pa ako, may narinig ako mga ganito na. At least, bata pa ako noon. Kaya nung nakita ko, nasa Bible pala yun, yung mga antichrist. Okay? Alam nyo na ba yan? Magkakaroon tayo ng seminar dito sa end times. Maganda, umaten kayo lahat. Okay? Darating yung time, lalo sa panahon ngayon, meron ng mga tao na global elites. Yung yayabang niya, mayayaman kasi. Sila-sila nag-uusap. Mayayaman eh. So, kung anong gusto nilang gawin, susubukan nilang gawin kung hahayaan natin sila. So, meron dyan mga ganun, mga mayayaman, nagme-meeting yan. Anong kailangan sa ating gawin? Ay, pag ginawa natin yan, kawawa ibang tao, okay lang yun. Ganun yung mga yon, tapos mga ano pa, mga hypocrite pa. Kasi gusto nilang i-preserve yung earth, dapat wala nang magano, wala nang gagamit ng gasolina. Pero actually, gumagawa sila ng produkto na 'yun ang bibili natin kung sakali. Kaya yung mga ano, maganda naman pakinggan kaso pinipirahan lang tayo. Okay? So sinabi kong hypocrite kasi nga yung jet plane nila, kaya man 'yan eh. Napakayo ng malakas mag-emit ng carbon dioxide. So, anong pinagsasabi nito mga to? Hindi nila tayo gustong tulungan, okay? Ngayon, paano pag, yun na nga, katulad natin ngayon, masalamat ha, wala naman nagsumbong dito, may nagsumbong ba dito? Alam niyo naman, diba, nung tayo ay 2020, sabi nila, oh, yung mga church niyan, wala, wala mag-meeting. Lahat kayo mag-mask, kahit nasa bahay kayo, mag-mask kayo. Alala niyo pa yon? Ilang taon pa lang yun, ha? Oh, so ito, may nagsasabi sa akin dito, sabi, oh, bakit nag-meeting pa yung mga yan? Oh, ba't ang gusto all-winning pa rin yung mga yan? Ngayon, itong mga taong walang konsensya rin, gusto nilang, ano, gusto nilang mga oppress. Ako ba, papahuli niyo ako? Kunwari, nagpa-lockdown ulit ngayon. Papahuli niyo ba si Pastor Ace? Nga bata, sumbong niyo ba si Pastor Ace? Eh, sabi sa inyo, hindi kami hinto dito. Hindi kami niniwala dyan, hindi kami papabakuna. Amen? So ngayon, kaya ang kasasabi dito, magtulungan tayo, dapat alam natin kung sino yung kalaban natin. Amen? Hindi ko nung kaano-ano yung si, ano eh, sino ba to? Si Laika, di naman niya kilala si, kilala mo ba si Julia? Okay, hindi nga eh. Tapos, susumbong ko yan. So, wag ganun. Alamin mo yung tamang bagay, katulad dito sa ating kwento, nalaglag yung kanyang, ano, Mercedes-Benz. Di ba? Tutulungan niya ba o hindi? Kung makakatulong naman siya, tulungan mo na. Amen? So, ganun tayo dapat. Pag ganyan tayo, karamihan ng Pilipino, for example, hindi may papasaya mga batas ng mga yan na gusto tayong i-oppress, gusto tayong, ano, pagkakitaan. Kaya basta, lahat kayo, mababakuna. Ayoko po. Hindi, wala kang katapatan. Wala kang katapatan. Meron akong katapatan sa sarili kong katawan. Amen? Hindi, sabi ng batas. Sino magawa ng batas na yan? Yung mga gumagawa dapat ng batas, yung kalusugan natin na inisip nila, hindi yung pera nila. Amen? So, yun nga. Hindi mangyayari yan. Mga bata, may pasok ko lang kasi nasa utak ko eh. Kung tayo nagtutulungan. Sa panahon nila, ganun din. Kaya inutos ng Diyos sa kanila yung, okay, salamat. Tulungan mo yung kapatid mo, tulungan mo rin yung ibang tao. Next. So, ganun din yung Deuteronomy 22, hindi ko na basahin. Sabi doon, pag yung nalaglag yung kanyang kabayo, kung ano man yan, asno, tulungan mo. Ganun din sa
Ito yung nabasa na natin kanina, no? So ito yung nasa Deuteronomy 33, hindi ko nabasahin to. Pero ang idea is, kahit di mo kaano-ano yan, kaya mo namang tulungan, tulungan mo na. Ito simple lang ha, pag minsan nag-travel, dati kasi wala pang GPS. Kaya sabihin lang yan, paano pa pumunta dyan sa ganyan? Eh nung bago pa akong nag-ano, wala pang GPS eh. Di yung tatanong ka ngayon. Ay, pwede po magtanong, saan po ba yung ganyan? Oh, diretso ka lang doon. Paano po yun? Di, basta diretso ka lang doon. Tanong-tanong. Sa loob na tumulong, yun, naligaw tuloy yung ano. So, simpleng bagay lang yan. Magtulungan tayo. Amen? Now, another point. Tuloy lang natin dito. 33 ulit. Hindi, huwag na yan. May point tayo dyan. Dito tayo sa 2 Chronicles. Balik tayo sa Diyos, no? So, tumutulong ibang tao, tumutulong yung mga kamag-anak natin, kaibigan, at even mga hindi natin kaibigan. Pero ang Diyos maganda eh. Maganda ang kanyang pagtulong. So, ito po yung nangyari. Bilisan ko lang ito. Ang nangyari po dito, isa to sa mga hari, okay? Si King Jehoshaphat. May mga kalaban po sila. For example, ganito na lang. Alam nyo ba yung nangyayari sa mundo natin ngayon? Mga gera-gera. So, isa sa mga nagbabata sa ating China. Okay? Kaya asal-asal ako na si Duterte ay sabi niya, probinsya na lang doon tayo ng China. Okay? Hindi nyo pa alam yun. So, nung mapanahon din na wala na matanda dito. Yung mga matanda, lagi nilasabi nila yan, nung Hapon. Okay? Yan ang sumakop sa atin dati. So, posible mangyari yan. Kaya mga bata, yung kwento sa Bible, laging relevant yan. So, ganito daw yan. Yung mga hari nila, sabi natin Pilipinas, sasakupin sila, parang gano'n, China, laki. Hindi natin kaya yun. Kung physical lang, okay? Pero kung tumulong ang Panginoon, yung nangyari ngayon sa Russia, tsaka sa Ukraine, kahit na paano, tinulungan kasi Ukraine. Mahina sila eh, kung kumpara sa Russia, sa dami ng armament. Pero ngayon, natuto din sila, tapos binibigyan pa sila ng baril. Okay, kaya nakakalaban sila. Pero, ang maganda dito sa kwento na to, sabi dyan, it went evil, tama ba to? If when evil cometh upon us as the sword of judgment or pestilence or famine, we stand before this house and in thy presence, where thy name is in the hell, and cry unto thee for our affliction, then thou wilt hear and help. Sa Tagalog, ganito po yan. Naniniwala daw si Joseph, nag-pray po siya dito. Ito po yung actually prayer ni Solomon. Kung alam niyo yung kwento dito, inulit lang niya. Totoo naman, ang Diyos, lagi ba siyang tumutulong? Okay, depende, di ba? Kaya nga, kailangan mag-pray tayo, sinasabi ng mga bata. Yung iba sa inyo, alam niyo na, mayroong kahirapan, di ba? Iba, yung sa JJ's, ganun. Hirap pa siya magbasa. Sabi ko, patay yan. No? Mahirap yan. Pero kung di ka marunong, may mga hindi kakayanan dito, huwag kayong mag-asaran, ha? Magtulungan na lang tayo. Kasi alam nyo, pag nag-aasaran kayo, kaya nga dito, kaya naasar ako sa inyo, pag makikinig na lang kayo, mag-aaway pa kayo. Natututunan nyo. Diba? Makikinig ba? So sabi dito, inalala yun ni Jehoshaphat kasi pinasapan sa kanila yun. Pinangako ng Diyos yun. Pag may problema kayo, lalo na yung di nyo kaya, tumawag kayo sa Diyos. Pag sinabing cry unto thee, in our affliction, sabihin talagang hindi lang iyak yan. Ibig sabihin, sisigaw ka, Lord, tulungan nyo kami. Example nga, sinakop tayo ng China, anong gagawin natin? Bukod sa lumaban din tayo, talagang pray tayo. Kasi ubusin tayo nun. Yung standing army nila, parang nasa, ano eh, 2 billion ba, hindi ko alam. Hindi naman, basta madami. Tayo, wala, ayaw pang mag-ROTC ng mga ano eh. Gusto nyo ba mag-ROTC? Dati, nagganyan kami. Okay din yan, kahit na paano. Ngayon, sa mga babae, ayaw ako din sa mga babae. At sa mga lalaki, matuto kayo lumaban. Okay? Iyak tayo sa Panginoon. Amen? At sabi dyan, and then thou wilt hear and help. So, anong nangyari po dito actually, isa sa mga unique na kwento ng Bible to, hindi na nila kailangan lumaban. Okay, yun ang nangyari dito. So, hindi nila kaya yung kalaban nila dito. Tagal ko na kasing ginawa ito. Syria, okay? So, nangyari din to kay Hezekiah. Dito naman si Jehoshaphat. Hindi na kaya. So, nag-pray siya, bandang huli, panalo sila. Hindi na sila lumaban. Kaya ang point natin dito, ang maganda pag ang Diyos ang ating tutulong sa atin,
alam nyo ano? Unique siya pag tumulong siya. Amen? Hindi siya yung tipong yung illustration natin kanina, di ba? Malaki to, putusan niya to. Hindi nyo simpleng ano eh, tutulungan ka niya. Pero ang Diyos, pag tumulong siya, pero mo, hindi na sila lumaban. Patay yung kalaban. Okay, ganun din kayo si Kaya. Anyway, next is 2 Chronicles 20. Ito na kayo nangyari dito. Tuloy lang natin. Anong nangyari? Sabi dyan, for the children of Ammon and Moab stood against the inhabitants. Tama ba to? Okay, iba to. The same chapter. So, nangyari, ito po yung mga ibang pagkakataon na may kalaban din sila ng ginawa. So, gusto silang patayin lahat. Pero anong nangyari? So, ito pala yung kalaban nila. Pero ang ginawa ng kalaban nila, nagtulungan silang patayin yung isa't isa. Ito yung sasabi ko sa inyo kasi hindi na sila nakalapit sa kina Jehoshaphat. Ba, ano yun? Eh, sila nag-away eh. Nangyari na po yan sa Acts na naalala nyo si Paul, mga didiin na siya eh. Kaso batalino siya, pinag-away niya iba. Nung nag-away sila, di wala na siyang kalaban. Natindihan nyo ba yun? Yan. Isa yan sa mga ginagawa ng Panginoon, ang galing, di ba? Kung sila nagpatayan, di wala na silang kalaban si yung Israel. Okay, next. So ngayon, yung sinasabi ko kanina pang umaga, pag may kailangan ka, anong gagawin mo? Masahin natin sa Joshua. Mayroong pagkakataon dito, yung Joshua po, ito po yung kwento ng sila ipapasok sa Promised Land. So hindi basta po sila papasok doon, may mga tao doon eh. Ikaw ba, kunwari may bahay dyan, gusto ko tong bahay na to ah. Ang titirang ko kaya, pwede ba yun, basta-basta. May nakatira doon eh. Sa kanila, ang judgment din sa ng Diyos sa mga tao doon, patayin. Okay? Huwag niyong gagawin sa kapitbahay niya. Pero sa panahon kasi nila, mga masama sila sa harapan ng Diyos. So sabi ng Diyos, patayin niya yan. Hindi madali. Ayan. So ito naman, ito po yung kwento ng, paibasa niyo pa, ready, go. Okay, so ito po yung kwento yung mga Gibeonites, hindi po nila yung kamag-anak, no? Pero nagkaroon sila ng league sa umpisa ng yan, Joshua, no? So anong ginawa nila? Yung mga taga-Gibeon, ganun din. Alam nilang sila yung matatalo. Pag natalo sila, patay sila. Anong gagawin nila? Kayo, kunwari, ganun, gutom na kayo. Magpapapride pa ba kayo dyan? Bahala na mamatay. O hihingi ka ng tulong. Sinasabi sa atin ng Bible, humingi ka ng tulong, ito hindi siya napahiya. Hindi nga nila kamag-anak tong mga to eh. Pag sinabing tulong dito, patayan po yan ha. Usually siya, huwag nang tulungan niya. Bakit kumapatayin yung mga sarili kong tao? Pero dahil siya humingi, at ganun din tayo, minsan yung mga tao, they will help us, mag-aabala sila. Amen? Nakakita na ba kayo ng ganyan? Ano bang huling nakita kong ganyan? Yun nga, yung si daddy, nalaglag yung tricycle, eh dumadaan lang si ano, ay, nalaglag. Diba? Tulungan mo na. So ngayon, ikaw, humingi ka rin ng tulong. Kailangan mo ng tulong? Sa atin, may ganyan minsan, ha? Kaya sinasabi ko sa inyo, kaya pag napansin kayo dito, nagtampuan kayo, kawawa ka. Naitindihan nyo ba yun? Sino ba yun? So, pag may kailangan kayo, humingi kayong tulong, huwag kayong mapride. Amen? Ganyan. So, dito, hindi sila napahiya, humingi sila ng tulong. At marami pa tayong preaching dyan, especially sa prayer. Sabi doon, humingi ka ng tulong sa Diyos, humingi ka ng tulong sa kapwa mo, at ikaw ay makapabuti. Kung hindi sila, edi sa iba. Ganun lang kasimple yun. 2 Samuel 14:4.
So, anong tagpo na naman to? Nalimutan ko na. Tagal ko nang ginawa ito eh. Dali ah. Ayan. Ayan, taga-taga. Jawab. Okay. So, umutang ko. And so, meron ditong kay David po to, King David, no? May humingi ng tulong. Umutang ko. Ayan, so si Absalom po, si Absalom kasi medyo kaibigan niya si Joab, okay? So si Absalom po is yung mga anak ni David na nagrebelde sa kanya. So ang ginawa niya, itong si Joab, hindi naman makadiretso kay ano. So nagano siya ng setup siya ng drama. Okay, minsan parang ganyan kayo, di ba? Sabi nga nung iba, uy, humingi ka ng tulong doon. Ano sabihin natin? Yan, iba, magagawa pa ng kwento yan. Okay? So, gusto lang sabihin dito, ganun pa rin, no? Humingi ka ng tulong. So, nag-ano siya dito, anong pinagsasabi niya, bandang huli, tinulungan din ni David. Kasi nga, si David, ayaw niya nang, wala siyang, hindi gusto makita si Absalom kasi nag-rebelde nga eh. So, bandang huli, pinatawag. Okay? Inaalala ko doon. So, huwag kayong magatubiling humingi ng tulong kahit minsan parang wala ng pag-asa. Amen? Ayun, katulad yan. I-delete natin dito. Kunwari, si... Sino ba? Kunwari, si Openg ay... Nagalit ako kay Openg. Si Openg, huwag nang pumuntahin dito sa church. Kaso gusto niya pumunta dito, no? Eh, nagkaroon lang naman kami ng ano, napagbintangan lang naman siya, for example. So ngayon, si kaibigan niya pala si Laika, kunwari. So sabi niya kay Laika, Laika, ba't galit sa akin si pastor? Kasi may ginawa ka daw. Hindi ko naman ginawa yun eh. O di si Laika ngayon sabi, pastor, di naman pala ginawa. Ah, ganun pala. O sige. Diba? Ganun yan eh. Nangyayari. Nangyayari na ba sa atin yun? Dati, kay Yesha sabi. May nagsusumbong kay Yesha, sabi niya. Diba? Sinabi ko tuloy. Basta, sa may ganun, di naman pala totoo, kayo talaga. Di nagkapaliwalagan, o, di tapos. Ganun lang yun. Kasi nga, minsan ang hirap dumiretso sa, lalo pag kayo, eh kasi yung iba sa inyo, parang mga leon eh. Di ba? Pag ginawang kayo naman masama, or sa palagay nyo, ginawang kayo naman masama, parang tingin pa lang, di naman makakalapit eh. So, ngayon, ihingi ka ng tulong sa iba. Amen? Ganun po yan. So, huwag kayo magatubiling humingi ng tulong. Mga tao makakatulong pag lalo na yung case nyo ay okay naman. Okay? Next. Ano pa? Last sa asking for help. 2 Chronicles 20. Balik tayo dun. Okay na yan. Tapos na tayo sa 2 Chronicles 20. So, ngayon. Ito medyo ibang point to. Alam nyo ba bakit dapat tayo magtulungan? Nabanggit ko na yung sa bakuna, di ba? Yung mga ito, nagtutulungan din sila. Sila nagtutulungan, mga kalaban natin, para kumita. Eh, paano malalaman nila yun na niloloko natin sila? Hindi, may kaibigan din ako na tutulungan tayo. Yung media, yan. Kaibigan ko din yan eh, kausapin ko lang yan na huwag nilang ipipicture yung mga nabakunan, tapos namatay, huwag nilang ipipicture yun. Ha? Oh, ganun ba yun? Oh, sige, kaibigan. Nagtutulungan yan. Tingnan natin sa Bible. Sabi dito sa... Balikan natin yung kanina. Yung Joshua 10. Ang dami natin kwento eh. Yung si Joshua, ang dami rin nilang kalaban. Tsaka yung mga kakampi nila. So, ito yun. Ito yung... yan, si Adonizedek, King of Jerusalem. Yung dating Jerusalem. Sent unto Hoham, king of Hebron, and unto Piram, king of Jarmut, and unto Japhia, king of Lachish, and unto Debir, king of Eglon, saying, come out to me and help me, that we may smite Gibeon, for it made
peace with Joshua and with the children of Israel. Yung kanina, di ba? So, tinulungan ni Joshua yung Gibeonites. Pero dito naman, yung mga kalaban nagtutulungan din. So, anong point ko dito? Mamaya. And then, the second Samuel, ganun din, yung mga Syrians. And then, ito, kalaban din to. So, si Joab po kasi, ang lalang si Joab, siya yung general ni David. May time po, no, kasi may kasalanan din si David eh. Okay, loko-loko rin minsan. Kaya itong general niya, ayaw din sa kanya, secretly. Okay, ganyan po yan eh, kahit yung mga, ano ngayon, mga politiko. Kaya sabi dito, and he conferred with Joab, the son of Zeruiah, and with Abiathar the priest, and they, following Adonijah, help him. Si Adonijah po yung anak ni David na gusto magrebelde naman, gustong maging next na hari. Okay, so sila-sila, magkalaban ng Diyos, nagtutulungan din yan. And then, another one, yung mga kalaban ng mga people of God. Dami. Tandaan nyo lang ha, and they went at noon and Ben-Hadad was drinking himself drunk in the pavilions and he and the kings and the 30 and 2 kings that helped him. At sinong Ben-Hadad na to? Ito yung kalaban po nila, Syria din nata to, di ba? Tama, Syria. Okay, so yung Syria po, nasa north yan ng Israel. At of course, ito yung kingdom of Israel, yung dating nahati sila, north and south. Nasa south yung Judah, nasa taas yung Israel, nasa taas ng Israel yung Syria. So madalas ganyan, nagkukuntsabahan yan. Okay, ngayon, sino magkakatulong ngayon? Sinong katulong ng China, Russia, yun ang magkakatulong, tsaka yung North Korea. Hanggat maaari, yung mga magkakatabi, magkakatulungan yan. Ganyan yan. So sabi dito, yun, nagiinuman sila. At sila-sila ay nagtulungan. So anong point ko dito? Kaya dapat tayo magtulungan, yung mga kalaban natin nagtutulungan. Eh paano kung wala kang katulong? Ano ka na? Sige nga. So tayo mga Baptist po, konti lang tayo pero marami din tayo. Pero yun nga, tayo na ipagtulungan tayo sa kapwa natin Baptist pag tama naman. Ibig sabihin, wala tayong nilalabag. At yun nga, kunwari, mayroong, yan, katulad niya, may soul winning marathon tayo. Iba doon, di natin kilala. So, kakilala lang yan na sina Matthew Starry kasi nag-arrange dito sa Asia. Eh, okay naman yun. So, kaya, magtutulungan tayo. Ganun, ganun tayo. Ganun lang. So, kasi isa lang goal natin para yung mga yung Baptist dyan, magising. Ay, mga Baptist pala nag-soul winning. Kasi makita nila eh, na, ay, ang dami na ligtas isang araw, isang linggo. So, yun din ang gusto natin, tulungan natin sila. Hindi ko naman kaya mag-arrange ng ganun. O di, tumulong na lang tayo doon. Naintindihan? So, sa 25, ganun din. Bakit tayo may pag-fellowship sa Mother Church? Dahil din family kasi. At least, para makita nyo, hindi tayo mag-iisa. Kahit tayo lang dito nag-meet, hindi tayo konti. Amen? May mga ibang tao, may ibang churches din, local churches, congregation, na ginagawa nila dapat yung gawin nila. Amen? To some degree. Of course. So yun, pag nakita nyo yun, hindi lang pala tayo nag-iisa. Amen? Eh, may Baptist Day na nga, alam nyo ba yun? Doon, hindi tayo nakaisa doon kasi OA yun sa palagay ko. Pero at least, nakakatuwa na marami rin palang Baptist sa Pilipinas at sa buong mundo actually. Pero again, iba-ibang level yun ng faithfulness sa Diyos. So, gusto ko lang sabihin dito, nagtutulungan po yung mga kalaban natin, tayo magtulungan din. Amen? Eh, basta naman, hindi naman tayo totally ano sa kanila, di ba? Naniniwala ang ano pong paniniwala ibang Baptist dyan. Yun nga, yung iba, ano ba? Yung mga soul winner, karamihan po dyan, okay yan. Okay? Kasi yun yan, dyan tayo nagkakatugma, hindi mga Calvinist yan. At yung iba, kung medyo Calvinist, matitigilan nyo, Chloe. Kasi, ano eh, mahihiya sila sa sarili nila kasi Calvinist sila, tapos soul winning. Kala ko pa, maliligtas na yan. Kahit wala tayong gawin, okay? So, ganun yun. Amen? Amen. Ano dito natin? Dito lang.
For example, yan, ang dami yung kulto dyan sa labas. Okay, mga iglesia ni Manalo, saksi ni Batman, iglesia ni Robin, hindi, tawag lang yun. So, mga saksi, mga false teacher. Tapos tayo mga Baptist, di pa tayo magtutulungan. Yan, ano, sa paibaysapa, salamat. At karamihan doon na pagministeryo na natin, hindi lahat. Yung iba kasi talagang matibay kay Manalo, tsaka kay Soriano eh, di ba? Sino mga kamag-anak ng Soriano dito? Wala dito eh. Ito pala, sino ano, di ba? Buti nga, nakakalating dito to eh. So ano, magsisiraan pa ba tayo? Na magtulungan na lang tayo kung tayong pananampalataya natin sa Panginoon lang, by grace through faith. Hindi katulad ni Soriano, ni Manalo, na puro sila gumawa ng mabuti para maligtas. Mali. So hindi pa ba tayo magkakaisa-isa? Kayo ba gusto nyo maligtas yung mga kamag-anak nyo? Kung ligtas kayo, ha? Ngayon, iba sa atin, hindi pa nga eh. Pero ano lang, may pagkakataon ulit. Okay? So mamaya, pwede ba kayo mag-stay, yung mga bata? Tingnan natin namaya. Okay, so nagtutulungan po yung kalaban natin, magtulungan na tayo. Amen? Yun lang yun. Ngayon, another point about helping and getting help. Masama bang tumulong? Depende, mamaya. Pero ngayon naman, tingnan natin itong isang tagpo dito, no, sa Judges. Dami nito. 5:23. Okay, pakibasa, ready, go. Yun. So, sa Tagalog, ganito yan, ha? May, kung di nagkakamali, kanta to, eh. Kanta to ni Deborah ata. Wala, si Barak and Deborah. So, ganito po yan. Sila yung mga leader ng Israel ng time na yon. So, again, yung kanta po, napaka-importante niya. Kaya kanina, kumakanta ba kayo kanina? Pag kumakanta kayo, inaawit natin dito, magaganda yung awit natin. Iyan pa lang, doktrina na, eh. Okay? Kaya, tinatalo mo na yung mga kalaban. Anyway, ito, kaya sila nagsulat ng kanta at kinanta nila para maintindihan ng mga tao. At kinahabang inaawit nila, narinig ng tao, alam niyo yung kanta, ganyan yan, paulit-ulit yan, di ba? So, sabi dito, meron silang mga sinumpang mga tao. Bakit? Masama bang magsumpa? Madalas, di ba? Hanggat maaari, huwag kang sumpa. Kaso, may mga time kasi, ito, sinumpa nito ito. Bakit? Ang sabi niya, angel of the Lord pa. Curse ye bitterly the inhabitants thereof because they came not to the help of the Lord. Ang nangyari po dito, yung mga people of God, ang time na yun, Israel, ino-oppress nga sila. Ngayon, yung iba hindi tumulong. Kaya yung sabi sa kanila, oh. Kaya ano pa ba? 27, ganun din. Kaya sabi dito, blessed above women, shall Jael, the wife of Heber, the Kenite be, blessed shall be above women in the tent. At sabi niya sa 27, so yung Jael, ito po yung pumatay dun sa kalaban. Babae, ha? Amen? Ibig sabihin, talagang gusto niyang tulungan yung people of God. So ganun po kayo, huwag kayong mag-atubil, huwag kayong mapatay ng tao. Pero, mamaintindihan nyo na kailangan nyo gawin, okay? Malinaw, tulungan nyo yung cause ng Panginoon. Sabi dyan sa 27, at her feet he vowed, he fell, he lay down at her feet, he bowed, he fell, ulit-ulit, where he bowed, there he fell down dead. Teka lang, ah. Yun ang pala yun, sorry. Basta ito yung nangyari po, pinatay nung babae, si Jael, yung kalaban nilang hari na nag-opes sa kanila. So, bakit? Kasi kalaban ng Diyos eh. Okay, ngayon, okay, mga bata pa kayo, okay, dalos-dalos ha. So, sinasabi lang natin, Bible po to, kalaban ng Diyos, kalaban din natin. Amen? Okay, so pero lalo na pag kailangan ng tulong nyo, tumulong kayo. Para tayo naman ay may forward natin yung plano ng Diyos sa ating buhay at sa iba. Okay?
Ito pala yung nalunano ako. Next! Ito na yung sinasabi ko kanina umaga. Pag may pangailangan ka, hingi ka ng tulong, anong gagawin mo? Kasi nakita mo naman, kunwari, si Brother James, si, total, si Brother James, ay, nako, ano yan, daming anak niyan. Siguro, kaya akong tulungan niya kasi kailangan ko lang naman ng pagkain niya yung gabi. Kunwari, ganun. Diba? Ito yung sabi ng Bible. May basa niyo, dalawang verse, ready, go. Okay, so may isang babaeng humihingi ng tulong sa hari. Hindi ako nagkakamali, ito yung, ang tawag dito? Ito yung famine. Pag ang mga bansa po ay may gera, okay? Basta may gera? Sinong gusto may gera? Sinong ayaw ng gera? Wala din. Pag may gera po, lahat tayo talo. Amen? Ngayon, pag naglalaro kayo ng gera-gerahan, parang nakakatuwa, di ba? Pero actually, hindi. Hanggat maaari po, iwasan natin yan. Amen? Ganun din, kunwari ito, kanina, may nag-aaway. May nag-aaway. Anong gagawin mo sa nag-aaway? Pagbatiin mo na. Mag-aaway kayo dahil lang dyan. Di ba? Ganun tayo dapat. Anong nangyari po dito? Yan, tama. Ito nga yung, gutom na sila. Okay, gutom na sila. Kaya sabi nung babae, tulungan niyo ako. Magkukwento pa siya dito. Okay? Ang kwento niya dito, yung anak niya, kinain nila. Ganun sila kagutom. Tapos, nung, kasi nang kasunduan nila, kasi gutom na gutom tayo, kainin ko yung anak mo. Matindi ha, huwag nagagawin to. Pero kasi gutom na gutom na sila. So, nung di kinain nila yung anak ng isa, ngayon, kinabukasan, yung isa yun naman, ha? Matindi ng kwento dito kasi nga, matindi. Kaya huwag tayong magpapray ng gera. Amen? So, anyway, ganun yung kwento. So, bandang huli, tinago ng isa. Ay, huwag natin kakainin to. Loko-loko din, ha? So, pero ang ano ko dito, ang point natin dito, kaya bang tulungan sila ng hari kung lahat nga sila nagugutom na? Kaya ba silang tulungan? Diba? So, depende. In a way, dapat later nga magkakaroon sila ng pagkain dito kasi mga tatalo yung kalaban nila. Pero, yung point na yon, ang hirap para doon sa hari na tumulong kahit hari siya kasi nga pare-pareho silang wala. Kaya ang point natin dito, consider the capacity to help of the helper. Amen? Huwag niyong hututang kung alam niyo naman na wala na rin. Or, hindi niya na kaya yung, diba, nangyayari po kasi yan, yung iba, ganito nangyayari, nasosobrahan naman. May makakilala tayong ganyan, mabait na tao, gustong tumulong, kaso, wala rin kapasidad, bandang huli, may mga nagkukwento sa amin yan eh. No? Tinulungan niya, tapos bandang huli, magkakaano sila, kagalit. Kasi nga, katulad dito, parang curse sila dito eh. Kinurse sila. Kaya may gera. So, anong gagawin mo pag, kunwari, merong, kunwari lang si Jaja, yan. Kunwari lang ha. Kunwari, kinurse siya ng Diyos kasi may ginawa siyang masama. Hihingi ng tulong ngayon si Jaja. Kunwari lang ha. Nagkasakit siya ng malala kasi nag-isigarilyo siya. Nga-alak siya, ganyan. Pag ganyan may mabisyo ka, natamaan niya yung katawan mo. Amen? Eh di lumapit ngayon kay mamayan. Mamayan, kailangan ko ng 25,000 sa hospital. Eh di abong-awa naman si mamayan kasi nga dati dumatin sa church to, kaso ngayon naging addict. Ano nagawin na mamayan? Eh, tulungan na natin. Hindi tinulungan. Wow, tinulungan. Diba? After 1 month, mamaya, kailangan ko ng 100,000 kasi stage 4 na daw yung cancer ko. Ayaw ko mamatay.
Nakakita na ba kayo ng ganyan? Sa Facebook, yung iba, no? Nangamalimos, ganyan-ganyan. Di mo alam kung totoo eh. Ibibigay ba kayo sa ganun? Ako, ang prinsipyo ko dyan, ganun. Kung ano talaga, wala sa capacity nyo, kung hinayaan ng Diyos siya, malamang, ano, ganun na yun. Amen? Dahil tayo, tayo po yung ginagastosan natin, yung alam natin na kalooban ng Diyos, sigurado tayo. At hindi natin alam, kung nalilang na yun, bakit nagkasakit yun? Siyempre, hindi naman nasabing addict siya eh. Nasabing, hindi ko nga alam eh. May classmate kaming ganyan, di daw siya naging sigarilyo, hindi ko alam, maniniwala ako eh. Hindi daw siya naging sigarilyo, pero stage 4 cancer, lung cancer. Kaya, di ba, kahit gusto mong tumulong, wala na eh. Yung sila, pinukwento ko sa inyo, yung share ko sana, kaso hindi ako, hindi natapos eh. Kasi magulang niya sabi, hindi, okay na, may nag-church na dito eh. May nag-share na sa amin, yun, namatay yun. Hindi ko na natulungan. So, anong gusto ko sabihin dito? Pag ikaw naman yung tumutulong or humihingi ka ng tulong, tingnan mo rin yung kapasidad ng tao. Ganyan sa Bible, amen? Amen. Yeah, next. Nakailang minutes na ako? Fifty-three. Ang bilis, no? Mga 20 minutes pa. 2 Corinthians, 2 Chronicles, I mean. Sana natututo tayo. Kasi ito po yung mga prinsipyo na biblical. At pag sinunod mo, natuto ka dito, mapapabuti ka at yung mga kapaligid sa'yo. Sige po, pakibasa po yan. Ready, go. But if thou wilt go, do it, be strong for the battle. God shall make thee holy for the enemy. For God hath power to help in and to cast down. So, sino naman ito? Ito si... So, ano pa rin ito? No, Judah naman. Okay, so isa sa mga hari nila, alam niyo naman yung mga hari niyan, laging ano yan eh, patayan, ganyan-ganyan, sakupan, okay? So, what happened? Ano? So, sinasabi sa kanya dito, ito yung umpisa ng kanyang reign, sabi dyan, kung gagawin mo yan, maging malakas ka, God shall make thee fall before the enemy. For God that power to help and to cast down. So, ibig sabihin yan, ang point natin dito is, ang Diyos daw ang may kapasidad na tumulong or hindi ka tulungan. Itindihan nyo yun. Parang bumalik tayo kanina eh. And then 32:8, ganun din po yan. Kaya ako naman, with him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles, and the people rested themselves upon the words of Hezekiah, king of Judah. So sabi ko kanina, isa sa mga sikat na hari ng Judah, si Hezekiah, dumating sa panahon na sila'y maunlad, pero dumating din yung pagsubok. Talagang malaking army yung susugod sa kanila. Eh paano yan? Parang China versus Philippines, ganun. Anong gagawin niya? Nagtiwala sila dyan, sabi, and the people rested themselves upon the words of Hezekiah, king of Judah. So, hindi lang sa words ni Hezekiah, kasi nga nagtiwala sa Diyos. So, ganun tayo. Ang Diyos ay may kapangyarihan. Amen? Amen. Eh, parang di niya ako tinutulungan eh. Baka, ano, kailangan mo muna unti-untiin. Kasi hindi mo pa naranasan, magtiwala, and then, dineliver ka, hindi mo pa naranasan yun. So, magtiwala ka pa unti-unti. Amen? Katulad nyo ngayon, salamat, nandito yung iba. Bakit kayo dito? Sige nga, isa-isayin ko kayo. Like ka. Ba't nandito ka? Ayain to eh. Ikaw, Irish. Hindi ko kayang hulaan. Rain, ba't nandito ka? Ba't wala ka kay Haban? So, hindi ko alam, no? Pero ang tamang dahilan nyo, ano dapat? Yung pinag-usapan natin dito, nagtitiwala ka sa Diyos. Amen? 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 Kasi minsan yan, abala yan, pagpunta-punta lang, di ba? Nagising ka ng umaga, lalo yung mga Tagalagon, di, ganyan-ganyan. And then, lalo sa Alahala, no? Sa extension natin doon,
Napakagrabe na yung ating ano doon, effort at gastos. Pero bakit natin ginagawa? Para sa gawain ng Panginoon, no? And sa atin din, no? Sabi ko nga sa inyo, yung ang objective ko dyan, bukod sa doon, kayo, matraining agad kayo. Mabilis yung training nyo. Sumasama kayo doon, nakikita nyo yung ministry na hindi madali. Pero may opportunity kayo matrain. Amen? So ang Diyos lang, pag may mga bagay na mahirap, sa Diyos tayo magtiwala. Kasi kung sa tao-tao lang, napapahiya ka sa tao lang. Amen? Tsaka hindi mo, yun nga, hindi mo rin ma-expect na lagi silang tutulungan ikaw. Diba? Yun nga, kahit yung sponsor natin, dahil tinutulungan nun eh. So pwede ba tayo dumang, ano, hututa natin? Tuta, dyan sa Germany, ang lad naman kayo dyan eh. Totoo naman yung aso. Sa kanila yon, amen? Dami pa nito. Introduction pa lang tayo. Tapusin ko dito. Last. 2 Kings. Okay, 2 Kings. Medyo dulo na po yan ng mga kalokohan nila. So sila po ay winawarning nga naman lagi ng Diyos. Amen? Saka mga lingkod ng Diyos. So pero, wala. Ang tigas ng ulo. Nakakita na ba kayo ng matigas ang ulo? Diba? Sabihan mo yan, huwag ka nang uminom ha. Opo, ganyan-ganyan pa yan. Yung alasenggero, aasarin ka pa yan eh. Kaya misa, maala ka na nga dyan, diba? Yung Israel, dumating sa kanila, ganun talaga yung mga propeta doon, mga tunay, lingkod ng Diyos. Kaso tigas ng ulo. Parang iba sa atin dito. Diba? Ay, makinig. Ayaw makinig. So, ano mangyayari sa mga hindi nakikinig sa Diyos? Darating yung time na biblical principle po yan, ha? Pag lalo na paulit-ulit, sinasabihan ka, mag-aral ka, maging masipag ka, huwag ka manloko ng tao. Ano pa yung mga inaano sa'yo, mga bata? Huwag ka magnakaw. Hindi nakinig. Ay, kaya mo si pastor ganyan, eh, kailangan ko ng ganyan. Sige, magnanakaw ako. Eh, nahuli ngayon, nakulong. Sinong tutulong sa'yo doon? Kaya ka nga nakaw kasi wala kang pera, di ba? Well, lalo na nakulong ka, lalo kang kawawa. So, alam niyo, dumating sa panahon ng Israel, talagang wala na siya. Sabi niya, for the Lord showed the affliction of Israel, that it is very bitter. So, hindi na sila tinutulungan ng Diyos, ay talagang ayaw na sila tinutulungan. Tigas ng ulo eh. And therefore was not for there was not any shut up, nor any left, nor any helper for Israel. Yun na, wala nang tutulong. Kasi nga kahit yung mga ibang bansa, nakita nila, loko-loko tong Israel ah. Yung Diyos nga nila, di sila kukatiwalaan eh. Amen? Gusto nyo ganun? Kahit magulang nyo, ayaw ka ng tulungan. Naawa sa'yo, kaso ilang beses, inabuso mo, magulang mo, inabuso mo, kaibigan mo, inabuso mo, niloko mo. Di ka nakikinig, ah, si pastor, tutulungan ako nito. Di tinulungan ka na naman. Ganun pa rin. Darating sa point. Nawala nang tutulong sa'yo. Nakikinig ba? Ano yung mangyayari yan? Ayan sa Bible, yun. Nangyari yan, tigas ng ulo nila. Kasi iba, kahit ngayon po, ha, sa panahon natin ngayon, may mga Israel, hindi lahat. Pero iba dyan, kami ang people of God, kami maunlad, kahit tanggapin namin yung mga bakla, wala mangyayari dyan. Yung Israel ngayon, ganun. Ang daming bakla doon. Hindi binabalita sa mga churches, pero yun ang totoo. So, ang tanong, hindi ba sila gagantihan ng Diyos? Gagantihan ba sila? Hindi. O, balik tayo sa mga batang makulit. Mga batang makulit na ginagawang joke-joke ang church, pati si Basto, ginagawang joke, si Mamean. Ano mangyayari dyan in the future? Lalo pa nagpatuloy siya ng gano'n, puro patuloy. Sinasabihan na, seryosohin nyo ang church ha, salita ng Diyos, hindi yung biro. Biro lang eh, walang kwenta yan. Ano mangyayari daw? Darating yung panahon, mga bata, dito tayo magtapos. Nakikinig nyo to. Alam nyo naman kung paano tayo mag-preach dito. Diretso. Amen? Ganito ang tunay na preaching. Di katulad kayo ano, doon sa Amado. Puro happy-happy.
Ano mangyayari daw mga bata? Kaya ngayon, ngayon kayo tinutuluan para hindi na dumating sa kayo sa point ng ganito na kahit sino, tulungan niyo po. Meron kaming tinulungan. Tinulungan pa natin yung nai. Nakakao kasi parang may ganyan eh. Oh. Nakausap ko, sinirang ko pa tayo. Oo lang ng oo eh. Sabi ko, parang mangyayari dito. Eh sabi niya, ilang beses, wala po akong, ba't di ka magtrabaho? Eh wala po tumatanggap sa akin eh, kasi tatlong beses na ako nakakulong eh. Diba? Hindi binigyan natin na pa eh. Naiintindihan niyo ang mga bata? Nakita na po kayo ng ganun dyan? Madami dyan, diba? Sa palagay niyo, sa nag-umpisa yun, ayun ba yung mga masunuring bata kaya yun? Palagay niyo, hindi yun. Ayun yung mga tipong, oh, umuwi ka na, mag-aaral ka. Eh, ayoko, basketball lang ako dito, wala mang ML dati. Yung mga ganun, matigas ang ulo. Patulad itong Israel dito, dumating sa kanila, at akong alam niyo yung kwento, talagang dumating sa kanila. Kung saan, pinarusahan sila ng Diyos, bandang huli, mayroong dedicated na libro para sa kanila. Alam yung Lamentation, dinescribe doon, isang buong libro yun. Ilang chapter yun, maiksi lang naman, pero hindi, mahaba din eh. Makita ko sa inyo. Yan. 5 chapter lang, pero hindi rin ganun kaikse. Puro iyakan lang yun. Hindi to drama sa TV, ha? Totoo to. Kaya kung matalino kayo, mga bata, ang tulungan dyan, tumutulong kami. Sishara namin yung gustong share namin. Yung hindi kami babastusin. Nakita nyo naman yan, mga tagay-bay-saba, di ba? Nakipag-joke ba kami doon? Oh, punta kayo sa amin, bibirang bigas. Hindi kami ganun. Minsan meron, minsan wala. Tama, alam nyo yan. Ang kapitbahay nyo, mga magulang nyo, never kaming naggumawa ng gimmick sa inyo. Masasabihin ko na lagi sa inyo, aralin ang salita ng Diyos para malaman nyo yung gusto ng Diyos at para mamili kayong gawin nyo. Sana gawin nyo. Iba sa atin, nalaman na nila, inayawan. Ano kayong mangyayari doon? Mga bata, palagay nyo. Madami na kayo eh, dati pa eh. Naalala ko nga yung sarili ko, naalala ko tuloy ngayon. Parang bala kong ano eh. Umisigaw na ako dito kasi ang kukulit yung iba, di ba? Yung iba naman, sinabi ng mag-base ng maayos, ayaw. Huwag kang mag-boyfriend muna, bahala ka sa buhay mo. Ganon. Chinachat mo, inutulungan mo, black. Wala, parang walang narinig. Darating mga bata sa inyo yun, huwag naman sana, again ha. So ang Diyos, gustong tumulong. Pero pag patuloy ka sa kalokohan mo, ano mangyari mga bata? Darating yung point na wala nang tutulong sa'yo. Kung may tumulong sa'yo, hindi tulong. Alam niyo yung mga ginagawa ng mga loko-loko? Ay, tutulungan kita. Kunwari, si, ano na lang, si Juliana. Ako ka, makinig kayo, pastor na yan. Loko, pera yan. Dito ka sa akin. Gagawin kitang artista, mga bading, ganyan yan. Mga scout. Eh, ano nga, talent scout, mga ganyan. Bubulain ganyan. Di ba? May mga kapitbahay kayong gano'n. Tama ba? Hindi. Sinabihan ko yun. Oh, lolokohin ka lang yan. Oh, anong ginawa? Parang kayo, natatakot ako nung mangyayari doon. So, sana hindi. Sana magbago siya. Alam niyo na. So, pero pag nakinig ka sa mga bakla na yan, saan ka dadalhin yan? Tutulungan ka niya, magkakapera ka pero, lalayo ka ng lalayo sa Diyos. Talo ka doon. Amen? To the point na ikaw, manluloko ka na rin. Diba? Yung mga artista na yan, ginagamit lang sila niyan eh. Yung mga bakla. So, kaya yun. So, tapos na tayo. Like kung gusto sabihin sa inyo kasi, anyway, sa tuloy-tuloy lang tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Hindi pa tayo tapos. Andito pa lang ako sa page. 1. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, pero nilagpas ang iba eh. Sana for the, ewan ko, sa linggo na lang natin to kahit sa Thursday. Okay? Tuloy natin. Amen? Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Na napakadami example sa Bible
about helping, getting help, Panginoon, na nawa ay maging karapat-dapat din kami, natulungan nyo, kayo naman ay handang tumulong, but I pray na maintindihan namin ang prinsipyo dito, na dahil tulong ito, meron kaming sariling responsibility rin sa aming mga actions, sa aming pamilya, sa aming resources. Panginoon, tulungan nyo lang kami maging matalino, Panginoon. Ito, even this point, Panginoon, kami nag-aaral, ito, may tinutulungan nyo kami maintindihan, Panginoon, dahil maintindihan, dahil sa labas ng churches, Panginoon, nandun yung panluloko, nandun yung kalokohan, Panginoon, nandun yung kalituhan. So, ipay tulungan niyo po kami, Lord, lalo mga bata, Lord, na mas maaga silang mataniman ng salita, malaman nila ang kalooban niyo, Panginoon, at maligtas, yung iba hindi paligtas. Yun po ang aking panalangin. Tulungan niyo rin po kami, yung mga gustong tumulong naman talaga, medyo kulang pang kayanan sa spiritual, even sa intelligence, Panginoon, sa skills, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Kung naintindihan naman namin na kayo po yung gusto. At tumulong, ganun din po kami, ay enable niyo po kami, Lord, pagpalaan niyo kami sa knowledge and skills and even sa resources para makatulong din kami, Panginoon. So, yun lang po, Lord. Kami po gagawin sa bawat isa sa series nito, Lord. Kaya manulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.